nga pa pong Bansang Almusal, makakasama natin ngayon ang multi-platinum recording artist ng ating bansa. Walang iba si Miss Julianne San Jose. Hi! Good morning! Good morning po! Good morning! Nakaaga! Oh, diba? Talaga, ang dasin po si Julianne, aga-aga. Sanay ka talaga ng maaga pa lang, parang bumibirit ka na. Ay, hindi naman po. Minsan lang, minsan. Kapag may mga, talagang events, like, kunwari, may kakantahan ako sa umaga. So, kailangan mag-vocalize lang ko para mataas pero agad. Pero ikaw talaga, di ba syempre, different artist, diba't iba yung routine para pangalagaan yung boses. Pag-ising mo ba, meron kang sariling, sariling style or routine na pinapara mapangalagaan mo yung voice mo? Ano po, importante po kasi sa akin, hindi po ako umiinom ng mga manlamig. Hindi po ako sanay. Pero yung iba po kasi, sanay, kumbaga parang sanay yan. Sanay yun. Yung iba, kumakain pa na ice cream, chocolate, ganyan. Pero ako po, discipline lang po talaga yung kailangan. So, ayun, hindi po ako makain na masyado matatamis, tsaka yung mga makakatest sa lamunan, importante yun. Sabi nga, ikaw daw talaga, ever since bata pa lang, parang performer ka na, parang sanay ka sa stage. So, as early as 3 years old, na-join ka na sa mga parang pageant, no? And it was actually my lola's idea, sa father's. It was actually my lola's idea na sumali po ako ng Little Miss Philippines. Kapag parang siya po yung nag-persuade sa akin para sumali nga ng mga pageants. Tapos sabi niya, sige, Julie, patuloy mo yan. Para araw maging artista ka, ganyan. So, talagang kasi ni Kupo siya. Kasi syempre ako, bilang bata pa naman ako, hindi ko na alam kung ano ginagawa ako. Parang robot, no? Pag sinabing kanta. Okay, kakanta na po ako, ganyan. So, ayun, at least, at a very young age, na naranasan ko na experience ko na sa mga ganun. Tapos, kailan po ako bumalik nung naging contender po ako sa Popstar Kids. Hanggang sa, yun na po, tuloy-tuloy na. Yeah, doon na po talaga. Pero ikaw, halos ka po na doon, bata ka pa lang, pinupush ka na ng lola mo, diba? Pero ang parents mo, sa music ba sila? Kumakatalim ba sila? Ano po, ganun? Si Mama, diba ano ka? Singer ka diba, Mami? Choir. Mami? Oo, choir po si Mama dati. Tapos, doon sila nagkakilala yata ni Papa. Wow! O, diba? Parang lumaki ka talaga sa musika. Tapos, ano po, ayun, yung great-grandmother ko po, talaga kumakanta po daw. Talaga siya. So, hindi ko na po siya naabutan. Pero may sabi nga, diba? Parang sobrang hit ng mga kanta mo. Salamat po. Pag nakita ka sa stage, talagang, even yung mga bata, ina-idolize, parang hinahangaan ka talaga. Diba? Pagka nagsa-perform ka. Salamat po, salamat. Ano yung feeling na ano lahat ng albums mo, ikaw nga, multi-platinum. Nakakatuwa po. Kasi, syempre, aside from dun, syempre, sobrang na ako overwhelmed na feeling po talaga. Ang sarap sa feeling kasi nakakapagpa-inspire ka at nakakapagpasaya ka ng mga maraming tao. And, ayun, kumbaga parang achievement na yun for me and fulfillment na rin po yun for me. Kasi, kumbaga, medyo, alam mo, parang malaki na contribute mo sa OPM din. So, ayun po. Syempre, aside from singing, nakita ka na rin namin sa mga iba't ibang teleserye, di ba? So, anong feeling? Parang nakita mo ba yung sarili mo before na ito talaga gagawin ko to? Ito pangarap ko eh. Kasi ako po, personally, gusto ko lang po talaga na i-share ko ano man po yung meron ako. Mm-hmm. Yun, syempre parang aside from singing, mm-hmm. gusto ko rin po matry mag-acting. Mm-hmm. But I'm not really an actress. Uh-oh. I'm just a singer who can act. Parang ganun po. So, masaya din po na naka-try ako na mapabilang sa isang soap opera, sa mga soap operas, sa mga, at least parang na-enhance ko yung skill ko sa acting din. Tsaka, ayun, masaya. Mas nag-enjoy ka, diba? Kasi parang different field, ito, music, opo acting naman. Naman. Kasi opo. Diba pagka sinabi nga sa inyo, lalo ngayon mga artista, total package talaga once nagpa-perform ka, once na you're an artist na talaga. Tsaka ano po kasi, dito sa mundo ng showbiz, kailangan talaga para magtagal ka, kailangan mo i-hone yung lahat ng mga ginagawa mo, tsaka gawin lahat ng makakaya mo, lahat ng best mo. Tsaka it's good to explore and innovate kung ano man yung pwede mong gawin sa mga capacities mo. So, yun, kailangan mong i-push lalo. Go ka lang yan, ha? Tuloy mo lang yan. Lalo mo madidevelop at ma-improve yung sarili mo, diba? Ikaw pa nagsasala din ng kanta? Yes, I do. Okay. So, ano yung
yung pinaghuhugutan mo? Kapag gumagawa ka ng hugot. Kapag gumagawa ka ng kanta. Ewan ko po, kasi depende rin po sa ano sa mood. Kasi for me, like, importante talaga sa akin kapag okay ako, like, pag in love ka ba? Mas lang kapag sulat ka ng panahon, pag in love ka ba? Kaya na gan. Ano po? Inspired? Kapag may mga tao talaga na nag-i-inspire sa'yo, yung parang mas ginaganahan ka talaga magsulat. Or depende din, like, kunwari may isang sitwasyon na parang may nangyari sa buhay mo, syempre, sulat mo din yun. Kasi parang mas maganda sa feeling kapag sinusulat mo, diba? Tapos yun, I poetry, I write poetry, and sometimes I turn them into music, so yun. So mas magandang delivery, kasi ikaw gumawa nun, ikaw din nag-interpret. Pero once na ikaw nagsulat, open ka for other naman na singer. Of course naman po. And I'd love to to write for other singers na din. Sana. Uh-oh. So, ayun po. At syempre, speaking of yung kinita mo kanina, ay part ng iyong album, Luis album, na yes. Ang title ay... Yes, Deeper po. Deeper ang title ng aking album. It's under JMA Records. Available po siya sa lahat po ng record stores and sa iTunes for digital download. So, yung title po nakita ko kanina was Kung Maibabalik Ko Lang. And it was composed by Toto Sorioso. Wow! Talaga yes. Si Toto, napakahusay na. Oh, grabe. May isa nga po akong kanta na kasama din po dun sa first album ko na sinulat niya na sobrang ganda. Sobrang ganda. Yung nakaraang concert mo, napanood namin yun, napaiyak ka doon. Ano yung reason behind that part na talagang bumuhos ang emosyon mo? Kasi ano po yun malapit na yung before Christmas po kasi yun, like last year yata yun. Tapos ang kanta ko po nun ay Sana Ngayong Pasko. Ah, okay. Sana Ngayong Pasko kasi ewan ko po, wala, parang gusto ko lang gusto ko lang yung kanta. Tapos nandun na din syempre mixed emotions lahat kapag yung pag-concert ka, na-stress ka, lahat na nandun. Correct, parang excitement, yung takot, yung kagustuhan mo na kumanta, i-perform lahat ng mga pin-repair mo for that night. That moment, oo. Syempre, kumbaga parang doon ko na nilabas lahat. Mm-mm. Tsaka sobrang pasasalamat ko din sa mga taong sumusuporta po sa akin, especially yung family ko, si Lord, sobrang papasalamat ako sa opportunities, tsaka syempre sa mga supporters ko. Yun. Diba, meron ka pang takot? Once nagpa-perform ka, meron pa bang kaba na parang, paano mo matatouch yung meron, audience meron mo? Meron pa din diba? Po. Parang hirap na parang mo makukunik yung sarili mo. Meron pa din. Mm-hmm. Meron pa din po talaga. Kasi hindi po pwede yung sobrang confident mo na, alam mo yung parang, baka mamaya, ma-overdo mo yung diba, yung kanta mo, yung performance mo, tapos it turns out na parang hindi pala maganda. Okay. So, ayun, basta just do whatever you can and your best. Tsaka bago ka sumampan ng stage, kailangan magdasal ka muna kay Lord at humingi ka ng guidance. Yun yung unang importante po talaga. At this moment, meron ka ba bang parang pangarap o gusto mo pang ma-achieve in the future? Ma-achieve in the future. Gusto ko po sana mag-try na Broadway siguro. Oo, diba? Diba? Yeah. Opo. Like Rachel Ann, diba? She performed yes. Very well. Sobrang hands down po ako sa kanya. Tsaka ano? Try mo yun? Mag-audition sa Broadway? I actually tried to audition sa Miss Saigon. Oo. Yan po. Kaso, yun lang. May call slip na ako kaso. Hindi nga natuloy kasi may bigla akong nagkasakit. Kasi hindi ka nakapagpatuloy sa mismo audition. Hindi po. Hindi po ako nakapunta kasi sobrang may sakit po talaga ako. Anyway, mati mo yun, sabi, the right time. Siguro sabi ni Lord, hindi muna para sa iyo. Ipapatuloy mo muna yung kakamu dito sa Pilipinas. Correct. Ayun muna yun. At syempre, ito na nga, may bagong album si Miss Julianne San Jose. Invite natin sila. Julianne, yes. Yung bagong album. Yes, Deeper. It's under JMA Records. Available po siya sa lahat po ng record stores and sa
sa iTunes for digital downloads. And yung po, most of the tracks po ay isinulat ko. So, sana po ay magustuhan. How many tracks ito? Ten. Tapos may isa pong bonus track. Yung isang bonus track po na yun, it's entitled Christ in Us, Our Hope for Glory. Yung po yung official theme song ng International Eucharistic Congress. Wow. Yeah, for, so, next so, year. So, lahat ito ay original composition? Yung, ano po, yung iba po, sa akin po galing. Mm-hmm. Tapos, may iba po mga songs din from other composers. Ayun. So, yeah. And, syempre, saan ka pwede sundan o ating mga kapambansahan mo? Saan meron ka mga upcoming shows and events? Ayun. Yes, of course. Nasa ano po ako? Nasa day off po ako every Saturday. And nag-host din si Julia. Yes. Di ba? Parang lahat na nga lang. Masaya. Masaya po talaga. Okay. And of course, yung Pepita Manaloto every Saturday din po yan sa GMA. Ano po ba? Yeah, Sunday All Stars. Every Sunday naman po yan. So, and social media accounts. Pwede social media accounts. Sa ating mga yes, friends. Twitter and Instagram, MyJaps. MyJaps. Uh-huh. Ayan. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you. Yes. More projects pa para kay Juliet. Salamat po. Any more messages para naman doon sa mga walang sawang sumusuporta talaga? Yes, sa lahat po ng mga supporters ko, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa oras, sa time, sa effort, at sa suporta po ninyo. So, mahal na mahal ko po kayo. Alam niyo po yan. Yes. Thank you. Thank you. Alam mo, nakatuwa siya. Very humble talaga. Sa kabila, mawala na naman ako. Sa kabila ng mga achievements mo, di ba? Napaka nakakatuwa. Yun po yung yung talaga nga principle ng pamilya po namin sa buhay na maging mapagpakumbaba. Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka wala tatapakan tao. Yun po yung importante. Tsaka okay. Maging thankful kay Lord. Okay, very well said. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And good luck. More power sa yes, career. Of course. Ayan. Thank you so much. Mga kumbansangal mo sa Alisa na naman talented artist ng ating bansa ang nakasama natin ngayong umaga, si Miss Julianne San Jose. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang araw-araw ninyong kasalo sa inyong agahan, ang pambansang alusal. Hindi sa mga labi, pagtapak ng entablado, mga taong pinupulong, sinisigaw, kanyang pangalan, lupos ang ligaya sa